mga video games. We're not talking about yung mga violent na video games. Yeah. Yung iba, yung mga dating nilalaro natin, like yung mga Mario, di ba yun? Nakakatulong ba yun? Din, eh. Dun sa study, di ba? Kasama yung video games. Kasama yun. So, I guess yun nga, Diyos ko naman, wag naman siguro nag-Diablo at ano yung mga Dota yung mga lolo't lola. Diba? Counter-Strike. Hindi rin nila type yung ganun eh. But then again, yung mga brain stimulating games like yan, Sudoku, Scrabble, ano na kaya ang nilalaro ko pa yung dad ko nilalaro niya poker. Pero hindi naman kasi pustahan yung mga ganun sa computer lang naman may yun. Solitaire pa. Solitaire, diba? Lalo ko dati, solitaire. Ang games na alam lang natin, Snake, Solitaire, Minesweeper. Yun lang yung sa computer, diba? Tapos lumabas na yung mga... O yung Minesweeper, mahirap siyang game, ah. Eh? Yung Minesweeper, mahirap yun. Stimulates the brain talaga. So yan yung mga games na gusto mo i-recommend sa mga tao na gusto ma brain exercise. Uh-oh. Brain exercise din to eh. Or meron pa yung iba yung Block, Unblock Me. Mm-mm-mm. Strategic game kasi din siya. Okay rin yung mga ganyang game. So I think it's also nga, yun, babalikan ko. Sa tingin ko, swerte yung panahon natin kasi from the time na nag-school ka, nag-work ka, gumagamit ka ng computer. So eventually, as we reach the age of 50-60, gumagamit pa rin tayo eh. So yun yung nakagisna na kasi natin. I guess it's hard for their era kasi nga, wala naman sila nun. Ngayon, pipilit mo sa akin. Oo. Ang ika nga nila, it's hard to teach an old dog new tricks. Pero it can be done. Mm-hmm. And when you do it, nga katulad ng sinabi mo, yung iba, hindi mo na matanggal sa iPad nila. Nakita mo na status agad. Hindi naman din, masama naman yun. Meron akong isang pasyente, mami ng friend ko, sabi niya, Dok, alam ko na yata kung ba't ako nag-trigger finger. Sabi ko, mami, bakit bo? Sabi niya, kasi kakat Facebook ko yata to. Sabi niya, umami, sinubo niya yung sarili niya. Tapos alam mo, after nun, aba, inad niya ako as Facebook friend. Kasi every time may ipopost ako, naka-like agad siya. So sabi ko sa friend mo, sa friend ko, alam mo, tingin ko, totoo yung sinabi niya sa akin. Kasi, first liker mo talaga siya. Sabi ko parang 24 hours nakababa. Eh kasi 'di ba retired na sila, wala na masyadong ginagawa. So I guess yun na yung kanilang panlibang. But then again, kesa nga tumitig sila sa kawalan at magchismisan diyan, siguro nga mas better pa yung ganun, mag-games na lang sila. Mas stimulate pa yung brain nila. Or gumawa kaya sila ng mga sarili na mga family tree. Yeah. Alam mo yun? Yung iba ginagawa, matatanda uso ngayon, gardening. Sa mga okay din yan. Although, diba? Isa ko nakita sa ganyan, marami akong naging pasyente na ganyan na dahil nag-retire na sila, gusto nila mag-gardening, masakit yung likod nila. Kasi din magtanim yan eh. So, ang sinasabi ko lang, hindi po masama, maganda po yan, pero i-break natin yung oras, ha? At saka umupo tayo sa mesa, kumuha ka ng paso, ilagay mo sa mesa, umupo ka sila, doon mo siya ayusin, hindi yung nakayuko sa sahig. So, kailangan meron pa rin breaks, kailangan hindi pa rin monotonous, kailangan nag-exercise pa rin. Yeah. Kung kailangan din ng brain at ng katawan ng exercise para maging really healthy talaga tayo. Mm-mm. So, yan. Tara yung mag-exercise ka daw. Para natatari. Ano ka ba nag-exercise? Naalala ko yung mga taga-Japan. Di ba kaya mahaba yata yung buhay ng mga Japanese? Dahil workaholic yung ginagawa. Tsaka mga bata pa lang doon. Tsaka ang uso maglakad at mag-bike doon eh. Oo. From one place to another, nagbabike, naglalakad ito lang. Ito naman, kahit gusto mo mag-bike dito at maglakad eh. So, sobrang pollution naman din. Aayawin mo. Subukan mo lang sa EDSA. Thanks so much, Doc. Thank you, Doc. Kaya si Tatarin mag... Tara na, mag-exercise. Magbabasa, mag-exercise. Lumalaki na nga itong muscle. Yan. Lumalaki na ba yung muscle mo? Sige, magpatuloy mo lang yan.